Kaibigan, sa ngayon ang topic natin ay tungkol sa air rifle safety rules. So, kailangan nating malaman yung safety ng ating rifle. Okay? Una, number one, always treat your air rifle as loaded. So, madaling salita, itong rifle na to, lagi po nating iisipin na may lamang bala. Okay? Huwag nating isipin na nakalapag ito doon sa baba ay walang laman. So, pagka may rifle, isipin natin na palaging may lamang bala. Pangalawa, always keep the air rifle pointed in a safe direction. So, kapag hawak niyo po ang inyong rifle, huwag niyo pong itututok kahit saan. Ganun, huwag niyo pong itututok kahit saan. So, naka-steady lang po siya at nakaharap sa safe na direksyon. Yung wala pong tao. Okay, maliwanag po. Pangatlo, always keep your finger straight and off the trigger until you are ready to fire. Okay. Itong trigger finger natin, okay, laging nakaganito. Yan. Ito po yan. So, laging nasa labas ng trigger. Maliba na lang kung kayo ay puputok na, sa kanyo lang po siya i-insert sa trigger. Okay, maliwanag po. Number 4. Ang pang-apat po natin, always the air rifle unloaded until you are ready to use it. Okay? Ibig sabihin, kapag hindi mo naman siya gagamitin, tatanggalan niyo po siya ng bala. Dapat wala pong bala. Yan. Simple-simple po yan. Number 4. Ang number 5 po natin, never point an air rifle at anything you don't need to destroy. So, ibig sabihin po, pag hawak niyo po ito, huwag po niyong itututok kung saan-saan. Okay? Kasi baka biglang pumutok at may laman yan, madidisgrasya po. Kakadisgrasya tayo. Panlima, be sure of your target and what is beyond it. So, pag kayo po ipuputok at may babarilin kayo, pag nakita niyo po yung target, okay, tingnan niyo rin po yung likod ng babarilin ninyo. Baka may tao roon na nakaupo o may tao pala doon sa may punong kahoy na nakaakyat. So, lagi po nating titingnan yung likuran ng ating babarilin. So, pang-pito, learn the mechanical and handling characteristic of the air rifle. So, dapat alam mo kung ano ang mechanical function nito. So, yung characteristic niya, alam mo, kasi ang rifle po ay iba-iba. Iba-ibang design, iba-ibang function, kung paano sila mag-function. So, dapat, ang isang rifle na gagamitin mo ay kailangan mong kabisaduhin. Liwanag. Pangwalo. Yung pangwalo po natin, be sure the barrel is clear of obstruction before loading and shooting. So, bago po natin siyang gamitin at lagyan ng bala, okay? So, lagi po natin titingnan muna yung barrel. Silipin nyo kung clear, yan. Silip. Oh, clear. Kung wala pong obstruction sa loob. Kasi minsan, merong naiiwan. So, titingnan po natin yung barrel, yung loob. Sisilipin natin. Yan, maliwanag po. Pang-siyam, always your proper spare or billet. So, yung mga air gun, may iba-ibang bala din na nilalagay kasi minsan may maliit, may malaki. Masikip po siya dito sa loob ng barrel. So, hindi akma para sa iyong air gun. So, gagamit ka ng bala
o kaya yung iyong pana na cashier ito. Kasi merong malaking gawa, merong maliit. Okay? Number 10. If your air rifle fails to fire when the trigger is pulled, hold your shooting position for several seconds with the muzzle pointed in a safe direction. Carefully unload your rifle. Okay? Ang ibig sabihin naman po nito, kapag iyong ginamit at may bala na siya at iyong pinutok, okay, pinutok niyo po, at hindi pumutok, po. So, wag muna kayong gagalaw sa inyong posisyon. So, alisin niyo po yung bala, hugutin niyo yung pana kung pana ang gamit niyo, at kung pilit naman, buksan niyo lang yung swing gate, malalaglag yung bala, saka niyo po i-check yung inyong rifle kung bakit hindi pumutok. Baka wala nang oxygen or nagkaroon ng malfunction ang inyong trigger. Okay. Pang-11, number 11, don't rely on the air rifle safety to keep it from firing. So, huwag kayo magre-rely sa safety nito. Okay? Kahit na ito'y akala mo, sabihin mong nakalapag at hindi naman ay pumutok. Isipin nyo lagi kapag ang isang rifle o yung guns na ginagamit nyo, airsoft, isipin po natin na iyan ay pumutok. Okay? So, ang pang-12 natin, pinakahuli nating rules ay be aware of your surroundings when handling a rifle so you don't trip or lose your balance and accidentally point and or fire the air rifle at anyone or anything. Yun. So, lagi po tayong mag-iingat, lalo't pag naglalakad. So, lagi po nating titingnan yung ating paligid, yung ating inaapakan, yung nilalakaran. Kasi baka mamaya ay natumba tayo, nadapa. So, pumutok yung baril mo, may kasama ka. Yun, yung tinamaan. Kahit po pilit po yung laman, minsan kahit hangin lang, masakit din po sa balat. Kaya, yun po ang ating iingatan. Okay? So, ngayon po, yan ay 12 na rules. So, English at Tagalog. Kinagalog ko na lang yung iba para naman maintindihan ng ating mga kaibigan. So, yun lang po sa ngayong umaga. Sana ay may matutunan kayong aral tungkol sa paggamit nito, lalong-lalo na po sa mga baguhan at sa mga hindi pa po nakakaalam na mga mamamaril o mga hunter. So, yan po ay karagdagang kaalaman po sa ating lahat. Okay? Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.